now watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Mula sa Facebook page ni Maki Digi Marduts, nanawagan nga siya na sana nga daw ay makasuhan ang nasabi nga pong party list na ito na kung saan ay tahasan nga niyang sinabi at pinagbintangan ang administrasyon sa pagpanaw ng ilang mamamahayag. Narito ang sinabi ni Maki Digi Marduts. Paging Comelec, siguro hindi kailangan may maghabla pa sa part ng Pangulo para makancel at ma-disqualify ang kabataan party list sa Congress. Dahil dito sa irresponsibleng pahayag ng representative nilang si Raoul Manuel na ito. Apo la kay JP and Willie Castay Met Summit, siguro di ba nga ada power ken inisiyatibo ti Comelec nga mag-disqualify dito'y kabataan party list gapo dito'y statement ti representative da nga ni Raoul Manuel. Kasla monitoring da daitan ti Comelec Carcaro ta ada met video nga ebidensya talaga nga inbaga na daita nga banag. Attorney Larry Gadon, pwede mo atang questionin ito at mag-file ng case sa Comelec para itong kabataang party list na yan ay makancel yung pagkapanalo at makick out sa Congress. Palitan ng ibang party list na hindi nakapasok noong nagdaang eleksyon. National Youth Commission, Sir Ronald Giancarlo Cardema, baka pwede nating ma-file ng kaso itong kabataan party list na ito para makancel ang pagkapanalo nila at ma-kick out sa Congress dahil dito sa irresponsibleng pahayag nila sa ating Pangulong BBM. GAGO itong Raoul Manuel na ito, nanggigigil ako, gusto kong sipain ang pagmumukha niyan. Yan nga at talaga namang nagigil ang netizen na ito at nananawagan nga siya na makasuhan ang nasabi nga pong representative na ito na si Raoul Manuel. Samantala, kayo na po humusga sa nasabi nga pong video na ating pong ipapakita kung gaano niya hinusgahan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Marcos Jr. ang nagpapatunay na wala siyang pinagkaiba sa kanyang ama. Pareho lamang sila na pumapatay na mga mamamahayag, pumapatay na mga kritikal na mga Pilipino. Ang ginawa ni Raoul Manuel ay talaga namang paglapastangan sa Pangulo ng Bansa. Kaya naman panawagan ng mga netizen, dapat daw talaga ay kasuhan na ito nang hindi tularan. Narito po ang pakiusap ni Benji Jr. Contreras. Itong si Kabataan Party List Representative Raoul Manuel ay direktahang inakusahan si President Bongbong Marcos na siyang nagpapatay kay Percy Lapid, gayong wala naman siyang nikatiting na ebidensya. He did not even insinuate, but he directly accused PBBM as the one responsible for Lapid's death. But knowing the character of the President, he'll just let it pass. Saray na siya sa pambabalahura, pangaalipusta at pambibintang bilang mamamatay tao sa kanilang pamilya simula pa noong panahon ni PFM. As usual, what can we expect from this leftist representative, a disciple of CPP, NPA, NDF, ni Chairman Joma Sison? Dahil nakarating na nga ito kay Juan Ponce Enrile, narito ang kanyang naging say. Rep. Raoul Manuel should show proof of his allegation, otherwise he is a liar and liable for cyber libel for making such irresponsible and unproved statement. I would be happy to prosecute him. This is not a threat but a positive statement. Mukhang nakahanda na nga itong si Juan Ponce Enrile, nakasuhan at mismong siya ang magpapakulong dito kay Rep. Raoul Manuel. Anong masisay nyo dito? Ilagay ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.